That's a good right-left combination. It really just crippled the fighter. Muli kaming bumabagi ng isang marsyong panonood, mga boxing fans, at heto na naman po ang inyong paboritong boxing show, ang Blow by Blow, the home of champions. Ako po si Mon Liboro, maghahatid na naman ng panibagong aksyon sa ibabaw po ng lona. Nito po nakaraang linggo, kinakitaan po ninyo ng magagandang mga labanan sa ibabaw po ng ring. Ang mga aksyon dito po sa Blow by Blow, nagpakilala po kami ng mga bagong boksingero at patuloy po ang pagtuklas ng ating mga bagong boksingero ngayon pong gabi dito po sa inyong paboritong boxing show, ang Blow by Blow. Kasama ko pa rin po, walang iba kundi ang ating boxing analyst par excellence. Wala pong iba kundi si Dennis Principe. Well, maraming salamat kasamang Mon, at it's nice to be back. Ika nga, no? At eto nga, no? Sa mga nagdaang episodes ay naipakita natin ang ilan sa mga potential na fighters, no? Na probably in the near future ay makikita po natin sa world stage. Marami po mga Filipino fighters ngayon. Ang ika nga, very hot commodity. Tama. When it comes to international promotions, and we guarantee you that most of them ay manggagaling din po dito sa Blow by Blow. Well, mga kaibigan, ngayon pong gabi, sigurado pong hindi na naman namin kayo bibiguin pagkat napakagaganda nito pong napili po naming laban sa inyo, na ihatid sa inyo ng buong buo sa inyo pong mga tahanan. Ang una pong laban po natin, ito po, laban ni Lionel Legada versus Jobert Marano. 4-rounder po ito at 106 pounds. Magagaang na boksingero, magagaang pero malalakas, manuntok at matataas lumipad. Samantalang ang pangalawang laban po sa pagitan naman ni Benedict Pontines at Dizon Cagong. 6-round po yan, 140 pounds. Ang maganda dito, partner, ito unti-unti nang ipinaparada ng Haro Stable ang kanilang mga boksingero. Well, for one, itong si Aljo, pagdating po sa 105-pounder pataas up to flyweight, marami po mga quality fighters ang nakikita po natin dyan. At isa na nga po, itong si Lionel Legada, ano, undefeated thus far. This will be his second professional fight. He won his first fight via second round knockout. He'll be fighting a four-fight veteran in Jobert Marano. Pagdating po sa height and reach advantage, slightly ahead, no, ito pong si Legada, but you can be assured na yung slight advantage na yon ay malaking bagay, because number one ay ito po ay 4-rounder, ano, yung mga ganong konting silip na kalamangan ay malaking bagay po yan sa isang 4-round fight. Well, mga kaibigan, yan po si Lionel Legada, mga katapat naman po niya, ito pong isang nagngangalang Jobert Marano. Yan po, at makita po natin sa ating graphics, 22 years old, 1 win, 3 losses, at ika nga magandang challenge ang bibigay ni Marano dito kay Legada sa labang ito. Yun po, mga kaibigan, kaya naman po eto, abangan nyo po ito, ha? Ito pong napipintong laban ito, pagkat tignan nyo po kung paano naghanda ang isang tulad ni Lionel Legada sa isang batang-batang Lionel Legada, padala ng Haro Stable sa laban nito. So yun lamang po, at ito, wala na hong bibitaw, tutuhan na ninyo ang labang ito, at dyan na ang ating ring announcer, Audrey Coriceta. Ladies and gentlemen, here at the San Juan Gym of Taytay, Rizal, Haro International Boxing Promotions, in cooperation with Honorable Mayor Jorik Gakula, proudly presents our next battle of the evening. At ringside, the three judges scoring this contest will be Ricardo Canlas, Edwin Sese, and attorney Danrex Tapdasan. And inside the ring, the man in charge of the action, referee Benz Peñafiel. And now, ladies and gentlemen, four rounds of professional boxing in the minimum weight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing maroon trunks, official weight 107 pounds. Fighting out of Piwi Vasquez Boxing Stable of Libon, Albay, Jobert Marano. And now introducing his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing black with yellow flames, official weight 105 pounds. Fighting out of Aljo Haro Boxing Stable of Binangonan, Rizal, Lionel Legada.
Well, yun po mga kaibigan, Lionel Legada going up against Jobert Maranyo. Four-rounder po ito, 106 pounds minimum weight division. At ito, minamamati po namin ganang isang maaksyong panonood. Naririn niyo po, ito ating referee, Benz Benyafiel, giving last second instructions sa laban po ng dalawang batang-batang boksingero. Molly Boro po, kasama si Dennis Principe. At ito, Dennis, tayo ngayon nagmumula sa San Juan Gym, Taytay Rizal. At magandang gabi, lalong-lalo na dito sa mga karating pook ng Taytay Rizal. Yes, magandang gabi sa'yo kasamang Mon at sa lahat ng nakikinig at nanonood, syempre, no? Dito sa ating blow-by-blow at isa na namang magandang lamang ito dahil parehong bagito, no? But sa nadinig natin, mukhang maganda rin, no? Mga bata itong nakikita natin dito, pero yun nga, sinasabi na may mga lakas, no? Itong dalawang baksos na to, Lionel Legada against sa Jobert Maranyo. Sa US to, Lionel ito. Oh, Lionel eh. Yeah. Lionel Richie, no? Lionel Richie. Pero ito pa, mas matangkad itong si, nakikita po ninyo, nakatalikod itong si Maranyo, samantala nasa harap ninyo ngayon, yan si Lionel Legada. At pangalawang laman pa lamang niya ni Lionel Legada. Ang una niyang laban, ha? Nagumpay ka kaagad na matapos siya TKO sa second round si Arnold De La Cruz. Kaya naman ito eh, alam mo, pag magandang simula, pambuhay naman eh, gusto mo kaagad sundan. At you can see both boxers gamely engaging each other. Mm-hmm. Looking for very big wins tonight. Well, si Legadas fighting out of the Haro stable, no? Na alam naman natin, nakapag-produce na rin ng isang world champion. At ngayon, siyempre, currently, pinagmamalaki niyan ay itong si Denver Coelho. Ah, at ayaw po, maya-maya, ispatan natin si Denver Coelho. Meanwhile, itong dalawang batang ito nagpapalitan sa gitna ng ring. Tama ka dyan, no? Talagang bata. Sa itsura pa lang, no? Especially itong si Jobert Maranyo. Ang lagpak na to kung haircut inspection, eh. Hindi na pagpagupit, eh, no? Kita-kita mo yung pagiging totoy. But matapang, ha? Matapang. Nakikipagsabayan, nakikipagpalitan ng suntok itong si Maranyo. Although, we can sense yung lakas, no? At mas ika nga eskwalado yung mga suntok ni Legada. Oo, alam mo, kitang-kita nyo po. Ano yung pagkakaplanton, itong stance itong si Legada. There's the woman. Samantalang ito si Maranyo. Makikita mo rin naman, very, very raw po ito. Again, hindi po namin kayo dadagdagan yung aming sinasabi dito. Talagang parehong bata po ito. You just have to appreciate itong dalawang ito. Nakita nyo naman, na-corner ni Maranyo. Nagsigawan kagad ng tao, Legada. Nakalpas. At ito, bumibira ngayon sa gitna ng ring. So, kinaya niya yung munting atake itong si Jobert Maranyo sa corner. Every time sa boxing, ito yung magandang matchup. One fighter na ang alam lang gawin ay pumasok na pumasok, sumugod na sumugod. Yan ang ginagawa ni Maranyo. Samantalang taktisya naman, itong si Lionel Legada, he knows how to use yung kanyang footwork. At saka pagka medyo nagdidelikado siya, dumidepensa siya. But at the same time, umibitaw ng ilang mga jabs at mga right straights to make sure na makaka-score siya rito sa round na to. Painit na round man, natapos na po, magbabalikan.